na sila nagising si Oliver kinamagahan dahil sa ginawa nila kagabi hindi din nakakapagtaka kung magising sila ng tanghali. Han, wala ka bang gustong bilhin? Tanong ni Oliver sa kanila habang palabas na sila ng Laiya. Nandito pa tayo sa San Juan. Baka may gusto ka pang bilhin. Mangga, gusto mo? Umiling siya. Nakatingin sa labas ng bintana. Nadaanan nilang mayayabong na puno ng mangga. Gusto ko ng strawberry. Sa hindi malamang dahilan napangis si Oliver. You want strawberry again? Kahapon pa rin nakatikim ng strawberry, pinaglilihaan mo na yata. Napangiti siya na maalala naging kaganapan kagabi. Bakit? Ikaw ba ayaw mo ng ice cream? Ubi flavor? Palunokso niya. Napahalakak si Oliver. No, if you're going to ask me, mas gusto kong Penelope's flower. Ano? Namilog ang mata niya. Pilyong kumindat ang binata sa kanya. Matamis na, kumakatas pa kapag binubuka. Aray! Dalawang araw na muna nang bumalik sa ni Oliver sa Laiya, Batangas. Baon-baon pa rin niya magagandang alaala nila sa pagbabakasyon sa rest house ito. Tuwing naalala ni Penelope ang mga ginawa nila sa lugar na iyon, hindi niya maiwasan na mapangiti. Tulad ng pinangako ni Oliver sa kanya, pinaprint ka nitong lahat ng pictures nila na kinuha nito gamit ang cellphone nito. Gumawa pa sila ng photo album kagabi at gumawa pa sila ng photo collage. Tawa sila ng tawa habang ginagawa iyon. Hindi niya maiwasan may kumparang relasyon nila sa mga teenagers na nagkakaroon ng kasintahan. Sino bang matured couples ang gumagawa ng photo collage ngayon? Sila na lang yata. Mahigit 200 pictures din yung pinaprint ni Oliver. Madami na talaga yon kumpara sa iba. Penelope. Tawag sa kanya ni Talia pagkapasok niya sa Penelope's restaurant. Tanghali na siya nakaalis ng bahay niya. Kinailangan pa kasi niyang tapusin ang paglalaba at paglilinis ng bahay. Mula nang bumalik sila ni Oliver sa Maynila, hindi pa siya nakakapaglinis. Dapat nga hindi pa siya maglalaba at paglilinis kanina. Nagbilin sa kanyang nobyo na kumuha na lang ng maid para hindi na siya mahirapan pa at ang baby nila. Tinawanan na lang niya ito at pinilit na hindi na kailangan pa ang umanap ng maid. She's just a pregnant woman, not an invalid person. Ano yon? Nakangiting tanong niya. Lumapit sa kanyang kaibigan at manager ng Penelope's Resto. May napansin si Penelope dito. Parang tumaba si Talia. Isang linggo lang naman siyang nawala. Anong pinagkakain ito? May nanunokso ngiti sa labi nito. Ikaw ha, ang sweet-sweet niya pala ni Oliver sa Batangas. Ikaw na talaga, girl. Napakunot ako si Penelope. Ano bang pinagsasabi mo? Sus, magde-deny ka pa? Tingnan mo oh. Pinakita nito sa kanya isang litrato sa cellphone nito. Halos tumawa ang mata ni Penelope sa nakita. What the hell? Inagaw niya kay Taria ang cellphone na pinakatitigan ng larawan. Siya ang tanging nasa picture. Binasa niyang caption, My Sleeping Beauty. See? Hindi mo nasabi sa akin nagsasama na pala kayo. Panunokso pa ni Talia. Nag-init ang pisngin ni Penelope. Inirapan niya ang kaibigan para pagtakpan ng pagkapahiya. Walang hiyang Oliver yun. Kuha na ba siya ng picture habang natutulog? Anong website to? Instagram. Duh! Hindi ka pa ba nakakagamit ng IG? Napakanotoo siya. She was totally clueless. Sorry ka. Friendster at Facebook pa lang ang alam ko. Paano ba ito matatanggal? Hinanap niya ang delete button. Napahalakas si Talia at inagaw ang cellphone ito sa kanya. Kagi. Siyempre si Oliver lang makakatanggal niyan. Bakit ba? Gusto mo tanggalin niya? Oo. Luko-luko yun. Sabi ko sa kanya ipaprint na lang niya mga pictures namin at huwag na lang ilagay sa Facebook. O diba? Sinunod ka naman niya. Hindi niya inupload sa Facebook. Sa Instagram nga lang. Sinundan pa nito ng hagikik ang sinabi niya. Napasimangot si Penelope. Naisan ako ng mokong na yun ah. Hindi ka lang naisahan dahil hindi lang isang picture na nakalagay sa IG. Ang dami mo kayong picture dito. Nanlaki ang mata niya. Eh? Nang tingnan niya ibang picture na inupload nito, hindi niya mapigilang mapanganga. Dinag pa ni Penelope siya ang may-ari ng IG account ni Oliver. Puro picture niyang nandoon. Hindi lang basta picture, kundi stolen pictures. Ibig sabihin tuwing hindi siya nakatingin, kinukuhanan siya nito ng mga litrato sa cellphone nito. Naningkit ang mata ni Penelope. Tagot sa akin mami ang lalaking yun. Tumawa si Talia. Bakit naman? Ang sweet kaya ni Oliver. Ilan lang ang lalaking gumagawa niyan no? Puro stolen pictures mo nakalagay dito. That only means one thing. Nasa iyong laging atensyon niya. At kapag atensyon isang lalaking nasa iyo lang, ikaw lang talaga yung babaeng mahal niya at gusto niya makasama. Umangat ang isang sulok ng labi niya. Ano nakain mo Talia? Hugot eh. Sisihin mo yung sisi. Oh my G. Anong ginawa sa'yo ni Cathy? May nangyari ba sa inyo dito sa restaurant habang wala ako? Ang green-minded naman ito? Hindi no, Becky yon. Hatog ang gusto nun at hindi hamunado no? Eh ano nga ang ginawa sa'yo? Aba, tinawaan lang naman niya ako ng mga hugot lines niya. Umismi dito pagkatapos yung umiti sa kanya. So, ano na ang real score sa inyo ni Oliver? Alam ko in a relationship na kayo ni Mamang Police at hindi mo naman na maide-deny sa akin na hindi nyo nagagawa yung mag-ano, you know, kainan ng biyaya ng may kapal? Nag-init ang pisngi niya. Talia!
Nakakalokong umisi ang kaibigan. You know girl, with the look in your face, madaling mahulaan na active ang karma life mo. Sabi nga sa akin isang nakilang kakilala ko, kapag nangingislap daw mata ng isang babae at blooming siya, ibig sabihin daw nun, active. Ganun ba yun? Sabi nila, pero naniniwala naman ako dun. So tell me, may balak na din ba kayo magpakasal ni Aldover? Napabuntong hininga si Penelope. As of now, hindi pa namin na pag-uusapan ang tungkol sa marriage. Hindi ko pa nga nasasabi sa parents ko ang relasyon namin ni Aldover. Bakit hindi pa? Dapat sabihin mo na. Ewan ko nga rin. Pakiramdam ko kapag sinabi ko may ibang mangyayari. Basta hindi ko may paliwanag. Kaya kumukuha pa ako ng tamang sandali para sabihin ko sa kanila. Hindi ko pa rin sila nakakausap wala na magbakasyon ako sa Batangas. Hindi nga nila alam ang tungkol doon. Siyempre baka magtampo sila. Di nga ako nakauwi sa Palawan ng dumanang Semana Santa dahil sa pagiging abala sa trabaho. That's your parents, Penelope. Maintindihan naman nila. Malaki ka na kaya kung anong desisyon mo, yun ang sundin mo. Tumango siya. Balak niyang tumawag mamayang gabi sa kanyang mga magulang. Nakadama siya ng hindi may paliwanag sa pagsugod ng kaba sa dibdib. Bakit pa siya makakaramdam ng ganoon? Wala namang masama kung malaman ng mga ito na may nobel na naman siya, hindi ba? Maintindihan siya ng kanyang mga magulang. Tatanggapin ng mga ito si Aldover at magiging masaya para sa kanila. Yun ang inaasahan niya mangyayari. Nang gabing yon, tinawagan ni Penelope ang kanyang mga magulang. Nauna na siya kay Aldover umuwi. Hindi na siya nasundo ng binata dahil nauna nitong nagpaliwanag sa kanya ng madaling araw na itong makakauwi. Hindi na siya nagdaka. Alam na naman niyang may tambak na trabaho itong tinatapos sa opisina. Habang hinihintay niyang sagutin ng kanyang inang tawag niya, hindi niya maiwasang kabahan. Oo, kabado siya. Ganon din ang nararamdaman niya na ipaalam niya sa mga ito ang relasyon nila na James noon. Pero mas masidi ang nararamdaman niyang kaba ngayon. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hello, Penelope? Pagsagot ng kanyang ina sa kabilang linya. Gabi na, napatawag ka. Hi ma, kamusta naman kay Johnny Papa? Ayos lang naman kami. Batang to ha. Ikaw nga dapat ang kinakumusta namin. Ayos ka lang ba dyan? Opo naman. Mabuti naman. Kapag nalaman namin di magandang kalagayan mo dyan, agad-agad kami pupunta dyan ng papa mo para magbakasyon dito sa Palawan. Panay trabaho na lang yata inatupag mo dyan. Huwag mo namang pabayaan ang sarili mo ha? Malumanay magsalita ang kanyang ina. Kalmado at kahit tinig lang nito maririnig, malalaman na kung ganito kabait sa asawa. Bumuntong hininga si Penelope. Huwag kayo mag-alala sa akin, Papa. Ma, I'm a big girl now. At saka may nag-aalaga na naman dito sa akin. Ha? May boyfriend na po ako, Ma. May nobyo ka na naman? Huwag mong sabihin sa akin na binilikan mo yung si James. I'm not that stupid, Ma. Siyempre, kahit makipagbalikan sa akin yun, hindi na ako papatol pa sa kanya. Natutunan ko ng lesson ko sa kanya. Ganun ba? Tila na kayo nga ito ng maluwag sa kabilang linya. Kung galon, sino itong nobyo mo? Guwapo ba? May pananudyo sa tingin ito. Napangiti si Penelope. Siya po ang pinakagwapong lalaking na kilala ko sa mong buhay ko. Parang gusto ko tuloy makilala ang nobyo mong ito. Kailan mo ba siya balak ipakilala sa amin ng personal? Pwede ba kayong pumunta dito sa Palawan? Ma, kilala niyo na siya ni Papa? Kilala na? Bakit? Ano bang pangalan niya? Si Aldover po. Siya yung anak ni na Mr. Ronquillo. Sigurado ako nakikita niyo pa siya. Matagal din kayo ni Papa nagtatrabaho sa bahay nila, hindi ba? Nawala ng imik ang kanyang ina sa kabilang linya. Ilang segundo itong hindi nagsalita at tila may kabang bumundol sa dibdib niya. Ma, may problema ba? Bakit siya anak? Napakulato siya. Bakit ma, may problema ba kay Aldover? Hindi ba kilala niyo naman siya? Ilang taon din kayo nagtrabaho sa kanila. Imposible namang hindi siya kilalala. Ang ina pa niya noon nagsasabi sa kanya kung gaano kabait at kagalang si Aldover sa mga ito. Pero dahil inis pa siya sa binata noon, pinabaliwala lang niya mga iyon. Humugot ito na malalim buntong hininga. Ramdam niya na may hindi ito sinasabi sa kanya. May tinatago ang kanyang ina mula sa kanya. Nayuan mo na siya anak, habang maaga pa. Hindi siyang lalaking babagay sa iyo. Munti ka na niyang mabitawan ng cellphone sa sinabi nito. Napakarap si Penelope at bumaha ang pagkarita sa mukha niya. Ma naman, huwag mong sabihin yan. Kung may problema kayo sa kanya, bakit wala yata akong alam dyan? Diretso niyo na lang ako. Hindi ka tatanggapin ng mga Ronquillo anak. Kung seryoso na lesson ninyo, mabuti pang tapusin mo na ugnayan mo sa kanya. Hindi ka matatanggap ng pamilya niya, Penelope. Nakakasigurado ako nun. Hindi mo kilala si Mrs. Ronquillo. Mukha lang siya anghel kung makiharap, pero hindi mo talaga siya kilala kapag nakatalikod ka na. Mas lalo pa siyang nalito. May ginawa ba siya sa iyo noon, ma? Hindi ito mimik bagkos muling humugot ang hininga. Makinig ka sa akin, anak. Ayaw lang kitang masaktan. Sabi nito pagkara ng ilang segundo. Pero wala akong maintindihan sa mga gusto mong sabihin, ma. Mabuti kung hindi mo ito malalaman pa. Basta makinig ka sa akin at sundin mo ang payo ko, anak. Pagkatapos ang usapan na yon, pakiramdam ni Penelope biglang sumama ang lasa niya.
Nangihinang napaupo siya sa sofa. Nagugulan siya sa mga pinagsasabi ng kanyang ina. Ano ba ang ibig sabihin nito? May itinatago ba ito sa kanya? At kung may itinatago ito, bakit ito kailangan gawin yon? Wala naman siyang alam na naging di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga rongkilyo sa kanyang mga magulang. Yon ang alam niya. Nang umalis sa mga magulang niya noon sa mansyon, maayos naman naging pagpapaalam ng mga ito. Ngunit dahil sa sinabi ng kanyang ina ngayon, naguluhan siya. Meron ba siyang hindi nalalaman? Bakit gusto ng kanyang ina na lumayo na siya kay Oliver? Bakit sigurado ito na hindi siya matatanggap ng mga rongkilyo? Nakatalugan na ni Penelope ang pag-iisip doon. Hindi niya namalayan na doon mismo sa sala niya, siya nakatulog. Naalimpungatan siya na maramdaman niya na may humahagod sa buhok niya. Pagmulat niya ng mata, ang gwapong mukha ni Oliver ang unang bumungad sa kanya. Nakauna na siya sa labib nito habang nakahiga sa kama niya. Dinala na kita dito sa kwarto mo. Sa sala ka na natulog buong gabi. Nakangiting sabi ni Oliver. Pagkatapos ay hinalikan ng tungki ng ilong niya. Good morning, hon. Muli siyang pumikit at napangiti. You're here. Yes, son, I'm home. Namiss mo ba ako? Nakapikit at tumango siya. Miss na miss, sagot ni Penelope habang ninanamnam ang init na hatid ng katawan nito. Napakasarap gumisig sa umaga kapag ang taong mahal mo ang bubungad sa pagising mo. I miss you too. Bulong nito sa tenga niya at tila uhaw na hinalikan siya sa labi. Tinugon niyang halik nito sa paraan na gusto nilang pareho. Mainit, masarap, mapaghanap. Nagdadala sa daan-daang kuryente sa mga ugat niya. Nagbibigay ng masarap na kilabot sa buong sistema niya. Habol-habol nilang hininga ng matapos ang halik. Pareho nag-iinit ang katawan nila. Nararamdaman niyang matigas sa bagay na pumupukol sa bandang hita niya. Napangiti si Penelope. You're already aroused, hon? She teased. Ngumiti lang si Oliver at mainit ang titig sa labi niya. Yes, but I'm too tired to take you, hon. I just want to kiss you. I understand. Pagod ito sa trabaho at kahit napakagwapo nito sa paningin niya, halata pa rin wala itong tulog. Bigla siya nakaramdam ng awa sa binata. Pinisil niya ang pisngi niya. Masyado ka naman nagtatrabaho. Di yata inaabuso mo ng katawan mo. Hindi naman, hon. Kailangan ko lang tapusin yung trabaho ko sa opisina. Kailangan kasi next week bisitahin ko naman yung business namin sa US. Napabangon siya. Aalis ka? Tinatamad na tumango ito. Gusto mo bang sumama sa akin? Hindi na. Makakaabala lang ako sa'yo kung sasama pa ako. Madali ka lang naman doon, hindi ba? Yeah, maybe 1 week lamang ako doon. Tumango si Penelope. Mabilis na ang isang linggo. Mabilis naman malagas ang bawat araw. Pero bakit ganun? Pakiramdam ni Penelope napakatagal ng isang linggo. Hindi pa man umaalis si Oliver, parang namimiss na niya ito. Pero bago ako lumipad papuntang US, pupuntan muna natin ang parents ko. I want them to meet you. Ipapakilala kita bilang mapapangasawa ko. Nabigla siya. Mapapangasawa? Matamis nang umiti si Oliver. Of course. Hindi ako papayag na boyfriend mo lang ako. Sa tingin mo ba papayagan pa kita na makawala ka sa akin? Umiling siya. Ngumisi ito. Kaya bukas ng gabi ipapakilala na kita sa kanila. Bigla niyang naisip ang sinabi ng kanyang ina kagabi. Do you think your parents will like me? Niyakap siya ni Oliver. Oo naman. Trust me, my parents will also love you. Dahil puyat at pagod, madaling nakatulog si Oliver. Matagal na tinitigan niya ang gwapo mukha nito bago na isipang bumangon. Ginugulo pa rin ang isipan niya ng mga sinasabi ng kanya sa kanya sa telepono. She was bothered by her own thoughts. Iniisip niya kung anong dahilan kung bakit nasabi yun ng kanyang ina. Bakit nasabi na hindi siya matatanggap ng pamilya ni Oliver? Kilala niya ang mga magulang ni Oliver. Natatanda niya ang magandang pakikitungo ng mga ito sa kanila. Alam niya kung gaanong kabait at kaganda ang trato sa kanila ni Mrs. Charita Ronquillo, lalo pang asawa nitong si Kendrick Ronquillo. Hindi niya masyado naramdaman na magkalayo ang agot ng pamumuhay nila sa pamilya ni Oliver sa kabila ng pagiging banyaga ng pamilya Ronquillo. Feel am si Mrs. Charita habang ang asawa nito, isang Irish na pangasawa nito sa California. Naging kaibigan ng kanyang ina si Roselda si Mrs. Charita Ronquillo bago malok na maging kasambahay nito. Noon naglalabada lamang kanyang ina hanggang sa maka-extra ito sa mansyon. Trabahador naman ang kanyang amang si Melissa sa mansyon at doon pa nagkakilala ang kanyang mga magulang. Kalauna naging magkasintan at kinsa lang magbuntis ang kanyang ina sa kanya. Bumuntong hininga si Penelope, tuloy-tuloy naglakad, papunta sa kusina. Bigla niya naisip na mag-bake ng cookies. Ilang buwan na rin siya hindi nakakapag-bake. She loves baking cookies. Kadalasan niya yung ginagawa kapag wala siya magawa. Pero ngayon may mas mahalaga siyang dahilan. She wanted to distract herself from her own thoughts. Hindi maganda kung mag-iisip siya na mag-iisip dahil hindi rin naman niya malalaman ang sagot sa sarili niya. Nasama sa pagbubunti sa mga negatibong isipin at tinuturing niyang negatibong nagiging reaksyon ng kanyang mga makagabi. Hinawakan niya ang tiyan niya at hinaplos iyon. Tila hinaplos sa mismong baby nila ni Oliver. Automatikong napangiti siya. Napakasarap ng hatid sa pakiramdam niya tuwing hinaplos ang tiyan. She could not wait to see her baby.
ang baby na ni Aldover, hindi pa man niya ito nakikita ngayon. At least alam niyang naroon lamang ito sa sinapupunan niya. Naghihintay na mo baston at mahawakan na niya sa kanyang mga bisig. Biglang lumitaw sa utak niya ang isang imahe. Siya at si Aldover habang kasama ang kanilang anak. Pinawi ng imaheng iyon sa utak ang negatibong isipin na nasa utak niya kagabi pa. Naramdaman ni Aldover ang mahinang pagigig sa kanya. Ubungol siya bilang tugon. Marami siyang tinapos sa trabaho buong magdamag sa kanyang opisina at alasing ko na nga siya nakauwi. Natural na pagod ang isip at katawan niya at hinahanap niya iyon ng isang malambot na kama. Pati na ang init at lambot ng katawan ng babaeng minamahal niya. Wake up, my blue-eyed prince! Mahinhin na bulong ni Penelope sa tenga niya. Napangiti siya at iminulat ang isang mata. Hindi mo talaga ako tatantanan na. Oo, baka nakakalimutan mo. Hindi ka pa kumakain ng almusal. It's 10:30 na oh. Alam po papasok ka pa mamayang 12, hindi ba? Tumango siya. Hinila niya ang dalaga papalapit. Ipinulupot ang braso at tinalikan nito sa labi. How he loved the taste of her lips every morning. Hindi siya magsasawang makatikim ng mga halik nito kahit pumuti pang buhok niya. Umungol si Penelope sa pagitan ng halik at nilapit ang palad sa kanyang dibdib. Hindi ka pa mababangon? I bake some cookies for you. Minulat na niya mga mata at pilyong umangat ang isang sulok ng labi. Sounds good. I want to eat your cookie right now, hon. Humagikik ang dalaga at nanggigigil na pinisil ang pisngi niya. Loko-loko ka talaga. Iba na naman yung nasa isip mo eh. Ngumiti siya at pinauna nito sa dibdib niya. Kamusta si baby? Banayad na tanong ni Aldover at hindi napigil ang haplosin ng tiyan nito. Hindi pa halata ang umbok doon. Sinunod mo ba ang advice ko na huwag magpapagod masyado? Tumango ito. Oo naman, nandun naman pati si Talia kaya hindi ako mapapagod. Good, huwag ka nang masyado magpadala sa stress. Kung ako lang ang masusunod, baka dalhin na lang kita sa rest house ko para doon ka na lang habang nagbubuntis ka sa anak natin. Pero alam ko naman na hindi ka papayag. Ipipilit mo pa rin kung ano yung gusto mo. Wala ka namang dapat ipag-alala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. You're wrong, kailangan mo rin ako. It's only, you know, Penelope. Pagpapaalala niya sa dalaga. Naramdaman niyang pangiti nito at pagkatapos, siriksik ang mukha sa leeg niya. Naligo ka na ba? Talong nito. Bakit? Mabaho na ba ako? Napangiwi siya. Kahapon pa ng umaga siya naligo, malamang maasim ng katawan niya. Hindi, ang bango-bango pa rin kasi. Mayabang na napangisi si Aldover. Ganon talaga kaming gwapo, kahit di maligo mabango pa rin. Yabang! Napuno ng malutong na halakak nilang buong silid. Maya-maya pa'y nasa kusina na sila at doon palang kumakain ng almusal. Walang kapantay na kasiyahan sa dibdib ni Aldover. Hindi na siya makapaghintay pa na may kilala si Penelope sa kanyang mga magulang. They would definitely like Penelope to be his wife. Total matagal na rin naman siyang inuudyo ka ng kanyang ama na mag-asawa na. Kung kanina-kanina na nga siya nilalito ng mga ito, pati sa anak ng best friend ng kanyang ina na si Beatrice, nilalapit na sa kanya at sila pang nagpaplano para magkakilala sila. But he loved Penelope so much. Kahit sino pang babaeng pakilala sa kanya, iba pa rin ang hanap ng puso niya. At ngayong kapiling na niya ito, wala na siyang balak pang pakawalan ng dalaga. He could not wait to marry her. Penelope took a deep breath. Kanina pa siyang nasa harapan ng salamin at pilit na kinakalma ang sarili. Ngayong gabi na siya ipapakilala ni Aldover sa parents nito. Maaga pa lang sinugurado na niya na magiging handa siya para sa gabing iyon. Natural na pagpunta siya sa salon upang magpagayak. Oo, marunong siya mag-ayos ng sarili. Subalit mas gusto niya na sa epic, eksperto na siya magpaayos para masigurado magiging presentable siya sa harap ng mga magulang ni Aldover. She want to give them a good impression. Gusto siyang magpa-impress sa kanya mga ito para maputanan niya sa kanyang ina nagkakamali ito. Dahil kahit naging katulong lang sila sa pamilya ng Ronquillo noon, matatanggap pa rin siya ng mga ito bilang kasintahan ni Aldover. Are you ready? Bumungad si Aldover sa pinto ng kanyang silid. Nakita niya sa salamin ang paglapit ito sa kanya. His black three-piece suit made him look even sexier. Mas lalong sumidi ang epekto ng asal ng mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Tila hindi na gusto pang alisin ang mga mata sa kanya. Nakalugay lamang ang mahaba at tuwid niyang buhok. She was wearing a red booty hugging dress. Pumaikot sa bewang niya ang matipon ng braso ni Aldover. Parang kinukulong siya sa init na maskuladong katawan nito. Huminga pa ito sa leg niya. His breath was ecstasy. Parang naglaho bigla mga nagliliparang paru-paro sa sikmura at napalitan iyon ng masarap na kilabot. Only Aldover could make her feel that way. Don't be nervous, honey. Trust me, they will like you. Alam mo naman na hindi masamang taong parents ko, di ba? Tumango si Penelope. Alam ko yon. Ang inaalala ko lang ay baka may iba silang gusto para sa'yo. He chuckled. That's silly. Kahit may iba pa silang gusto para sa akin, wala na silang magagawa kapag pinakilala kita. Kumalas siya sa binata at humarap dito. Inabot niya ang pisngi nito at tinitigan nito ng diretso sa mga mata. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Bahagyang nabura ang ngiti ni Aldover.
Han, please, huwag kang mag-isip na negatibo. Kung ako ang tatanungin mo, magugustuhan ka nila. You are the most beautiful woman in this world. At kung mangyari man na tama yung iniisip mo, wala pa rin sila magagawa. I love you. Ikaw ang ina ng anak ko. Sa tingin ko, wala silang choice kundi tanggapin ka. Tumango siya at niyakap ito. Sana nga. Ayaw man niyang isiping totoong sinasabi ng kanyang ina, hindi pa rin niya maiwasang mapektuhan at maging palaisipan yun sa kanya. So, let's go? She nodded. Later on, nasa labas sila ng kotse ni Oliver patungo sa mansyon. Habang dumaran ng bawat minuto, tila mas lumalakas ang kabog ng dibdib ni Penelope. Kinalaman niya ang sarili. Nag-isip siya ng mga positibong bagay tulad ng ideyang magiging maganda ang pagtanggap sa kanya ng ina at ama ni Oliver. Umepekto naman. Ngulit nang iparada na ng binatang sasakyan nito sa harap ng mansyon, muli siyang inatake ng kaba. Inabot ni Oliver ang isang kamay niya at hinagkan iyon. Easy, hon. Just hold my hand para hindi ka kabahan. Pilyong kinindatan pa siya nito. Napakagat labi siya at tumango. Sige. Sinalubong nila ng guard at nakangiting bumati sa kanila. Nakakilala niya ang si Mang Pilan. Matagal na rin ito na nililibihan kina Oliver. Bata pa siya nandoon na ito. Papasok sila sa magarang mansyon. Mas lalo namang ha si Penelope. Alam na niya kung gaano kayaman ang pamilya ni Oliver noon pa. Pero sa nakikita niyang karangyaan ng mansyon ng mga ito, tila triple pang naging yaman ng mga ito. Bawat bagay na nakikita niya sa loob ay alam niyang mahalaga ang halaga. Tinanong ni Oliver isang katulong. Sir Oliver, naghihintay na po sa dinner room ang mga magulang niyo. Magalang nasagot ang uniformading katulong. Nandun na po sa Liza, tara. Nagpahila siya kay Oliver. Dinaing pang malakas sa paglindol ang paggabog ng dibdib niya sa kaba. Humigpit ang hawak ng binata sa kanya. Naramdaman nito ang pagiging kalmado niya. Huminga si Penelope ng malalim. Inutusan niya ang sarili na kumalma. Pagkatapos inihanda ng magandang itis sa mukha niya. Pagtapak nila sa dinner room kung nasan ang parents ni Oliver, hindi lamang dalawang taong nararoon. May dalawa pang babaeng nararoon. Isang may edad na at isang magandang babae na sa tansya niya ay kaidaran lang niya. Masayang nag-uusap ang mga ito, ngunit natahimik lang tila maramdaman ang presensya nila. Ang ama ni Oliver ang unang tumayo para batiin sila. O iho, nandito ka na pala. Nagsitayuan din ang mga naroon sa dinner room, kabilang si Mrs. Ronquillo. Ngumiti siya dito ngunit napalis iyon na makita niya ang reaksyon ng ginang. Tila may nalasahan itong hindi maganda. Oliver, tawag ng ginang sa binata pero ang tingin nasa kanya. Ma? Dinig ni Penelope ang tensyon sa tinig ni Oliver. Marain siyang napahawak sa kamay ng binata. Tumaas ang tensyon sa paligid ng lumapit ito sa kanila. Ano ginagawa ng babaeng yan dito? Nanigas ang katawan ni Penelope sa biglang pagtaas ng boses sa Mrs. Ronquillo. Automatikong napakapit siya kay Oliver. Tila bata nagtatago mula sa kaaway. Sunod-sunod na napalunok siya habang dinadagsa ng kabang dibdib niya. Ito na ba ang sinasabi ng kanyang ina? Mukhang dito nagkakamali. Naramdaman din ni Penelope ang paninigas ng katawan ni Oliver. Waring nabigla sa diskusyong nakalarawan sa mukha ng ginang. Noon lang niya napansin ang talim sa mga mata ni Mrs. Charita Ronquillo. May pagkamuhin na nakaguhit sa mukha nito. Para saan? Anong ginagawa niya rito? Nagsalita si Oliver. Manaman, anong klaseng tanong yan? Naningkit ang mata nito. Tinatanong lang kita kung anong ginagawa ng babaeng yan sa pamamahay natin, Oliver. Nahigit niyang hininga. Kahit hindi siya humarap sa salamin para tingnan ang sariling mukha, nakikita niya sa isip ang pagtakas ng kulay doon. Charita, don't do this. Calm down. Hinawakan ni Mr. Ronquillo ang braso ng asawa at binigyan ng nagbabagang tingin. May bisita tayo, huwag ngayon. Tinignan ni Charita ang asawa at marahas na humigit ng hininga. Tumalikod ito at hindi nagsalita. Lumipad ang tingin ni Mr. Ronquillo sa kanya. Binigyan siya nito ng tingin at tila humihingi ng pasensya. Nanginginig na humugot ang hininga sa Penelope at tumingin kay Oliver. May tensyon pa rin sa mukha nito at sa paraan nito ng pagkakatiimbagang. Alam ng dalaga na may problema. Of course, there is a problem. She's not an idiot. Base sa reaksyon ni Charita Ronquillo, hindi siya nito gusto. Hindi lang sa anak nito kundi sa pamamahay nito. Napansin din Penelope ang kakaiba sa para ang pagtingin ng dalawang bisita sa kanya. They looked at her like she was just a maid. Oo, naging katulong sila sa bahay ni Oliver years ago, pero hindi na ngayon. Parang gusto na niyang umatras, tumakbo paalis sa lugar na yon. Subalit mahigpit ang hawak ni Oliver sa kamay niya. Tila nangangakong hindi siya bibitawan hanggat sa huli at hindi alis sa tabi niya kahit ano pa man ang mangyari. I'm sorry for that, iho. Nabigla lamang ang mama mo. Why? Sumulyap si Mr. Ronquillo sa dalawang bisita. Pagkatapos pinasunod sila sa sala. Because Bianca and Brittany is joining us tonight. What's the problem with that? Hindi naman makakapekto si Penelope kung nandito silang dalawa. You tell me to bring my girlfriend in our family dinner, Dad. Pero bakit ganun pa reaksyon ni Mama? Nag-iwas ang tingin si Mr. Ronquillo. Ta, tell me if there's a problem. Tell me what's wrong.
Hindi nakasagot si Mr. Ronquillo. Pakiramdam niya ay may itinatago ito o di kaya ayaw itong ipaalam diretsahan sa kanila na ayaw namang ito sa kanya. Hindi na napigilan na Penelope ang tenson. Aldover, okay lang naman kung ayaw na mama mo makita niya ako dito sa bahay niyo. Uuwi na lang ako. Tumingin sa kanyang binata at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. You are not leaving alone, Penelope. Muli itong humarap sa ama. May galit siya nakikita sa mga mata nito. Hindi ako naniniwalang walang problema si mama kay Penelope. She wouldn't react that way kung wala. Kung ayaw niyong sabihin ko sa akin na totoo, aalis na kami. Ngunit bago sila makalabas ng mansyon, pumihit pabalik si Aldover. Dahil hawak nitong kamay niya, tila wala siyang balak bitawan. Nagpatianod na lang ang dalaga. Bakit? Tanong ni Penelope. Napansin niyang malit nang isa sa labi ni Aldover. Oh, I forgot to tell you the good news, Dad. Nagsalubong ang kilay ni Mr. Ronquillo. What is it? Penelope is already pregnant. You're going to be a grandfather. Cheers to that. Pareho yatang nalaglag ang panganila ng ama ni Aldover. Why did you have to tell him that? Tell him what? Tell him that I'm pregnant. I'm pretty sure mas lalo lang sila magugulat. Pagkukumpronta ni Penelope kay Aldover, habang nasa kotse na sila pauwi sa bahay. Maluwag na rin ang dibdib niya na makalayo sa mansyon. She realized now that her mother was right. Pero may mga tanong pa rin sa isip niya. Why? Kilala naman siya ni Mrs. Ronquillo. Pero kung titingnan siya nito kanina ay parang may atraso siyang nagawa. Wala siyang naaalala na may nagawa siyang mali noon sa mansyon ng mga Ronquillo. Mabuti na yung alam nila na wala silang magagawa kung sakakaling ipipilit nila ako kay Beatrice. Nagsalubong ang kilay ni Penelope at bumaling sa nobyo. Seryosong nagmamanehong lalaki. Walang kislap sa kulay aso ng mga mata nito tulad ng lagi niya nakikita. His blue eyes were dark. It reminded her of a beast silently stalking its prey. They are not yet ready. Gulat na gulat ang papa mo bago tayo umalis. I know, hon, at intention kong gulatin sila. Tulad ng sinabi ko, mas makakabuting alam nila ang bagay na yon. Hindi na nila ako mapipilit pa kay Beatrice. Beatrice? Siya ba yung isang babaeng kanina pang kasama ng parents mo? She's pretty. Prettier than her. Saglit lang na sinulyapan niya ang babae pero masasabi niyang maganda ang babae. Bagay dito ang pangalan nito, dalalata naman sa mukha nito na may lahing banyaga ito. Isa pa, kulay asul din ang mga mata ng babae. Hindi na siya nagtataka kung gusto nito ang mga magulang ni Aldover. The two of them looks perfect together. They would be a lovely couple. Napanunok si Penelope. Iniisip lang niya ay parang tinatarakan na ng dibdib niya ng 1,000 punyal. Yes, and the other woman is her mom, Tita Bianca. Mukhang close na ng mama mo. Yeah, she is my mom's best friend when she was still living in California. Nawala lang sila ng contact na maging sila na ni Dad, pero nagkita ulit sila after 11 years sa US na magbakasyon si mama mag-isa. Tumango si Penelope. At hindi na ako magtataka kung bakit ayaw nga niya sa akin. Pabulong na wika niya. May pait sa tinig. Hindi nagsalita si Aldover. Hindi niya alam kung narinig ito ang sinabi niya o talagang piniling hindi na sumagot. Mas gusto siguro ng ina ni Aldover na mapapunta sa anak nito, sa anak ng best friend nito. Alam niyang mahal siya ni Aldover. Nakakasiguro nga siya sa pagmamahal rito. Ngunit hanggang saan kaya magagawa nito para sa kanya? Darating din ang oras na kakailanganin ni Aldover na pumili kung siya o ang ina nito. Aminado si Penelope na wala siyang laban sa mga magulang ng binata kung sakaling magkagipitan. Ano bang meron siya? Isang maliit na negosyo. Eh ang mga magulang ni Aldover, they have an empire. They have everything. Magagawa namang itong kahit anong gusto. Nag-init ang mga mata niya. Bumaling siya sa labas ng bintana ng kotse. Pinipilit ignorahin ang tensyon sa dibdib. Ngiti. Kailangan niyang umiti. Hindi maganda sa baby niya kung magpapadala siya sa mga negatibong isipin. Banayan na hinapla si Penelope ang tiyan. Then, she closed her eyes. Ano kaya ang dahilan ng pagkadiskusyon ng ina ni Aldover para kay Penelope? Bakit ganon na lamang ang tila galit ng ginang na makita si Penelope? Ito kaya ang dahilan para masirang relasyon ni Aldover at Penelope? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.